Mga kapatid, happy Friday! Pero happy nga ba kahit na Friday the 13th? At tuwing sasapit ito, ang laging tanong ng marami, malas ba talaga ang Biyernes na pumapatak sa 13th araw ng isang buwan? Kahit ang mga eksperto, hindi matukoy kung kailan ba talaga nagsimula ang pamahiin na ito. Kahit na nga may tinatawag na tayong Paraskevide Katriaphobia o kondisyon ng sobrang takot sa Friday the 13th. Pero kung sisilipin ang ilang paniniwala, matagal nang naikakabit sa mga umano'y kamalasan ang number 13. Pati nga po ang araw ng Biyernes, pinakamalapit na halimbawa riyan, ang Last Supper, kung saan tinraidor si Jesus ng 13 dumalo sa salo-salo na si Judas. Tapos kinabukasan, araw ng Biyernes, doon na ipinako sa krus si Jesus. At kung titingnan pa ang ilang biblical events, marami pang masasamang pangyayari ang sinasabing naganap ng Biyernes. Tulad na lang ng pagkain ni Adan at Eva ng ipinagbabawal na prutas. Ito rin ang araw kung kailan sinasabing pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. Araw rin daw ng Biyernes nang magsimulang maglayag ang arko ni Noah nang lunuri ng Diyos ang mundo. Mga kapatid, sa lahat ng ito, ang sinasabi lang din ng mga eksperto, kanya-kanyang paniniwala na lang din yan. Nasa inyo kung malas ba talaga ang numerong 13 na pumapatak sa araw ng Biyernes. Pero sa totoo lang, malas o swerte, patuloy pa rin ang buhay. Laban lang! Lagi po yung tatandaan tulad ng araw-araw po nating paalala. Ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay! Mga kapatid, ito po ang inyong K-alaman queen, Kalad Garen. Always remember na ang K-alaman ay K-yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. K-okay!